Yo bro, paano alisin ang background noise gamit lamang ang cellphone? So, merong apat na ways para matanggal ang background noise sa cellphone. So, and without further ado, let's begin. Una, i-make sure mo na walang maingay sa pag-record mo sa audio sa lugar ng pag-record mo, basta sa tahimik na lugar. Kung magsarado ka ng pinto sa pag-record ka sa CR nyo, o kung maaari, kung wala kang choice, kung may kapitbahay ka na nagpapatugtog ng music, hintayin mo patay nila. Kung may electric fan, patayin mo. Kung may aso na tumatahol, syempre huwag mong patayin. Kainin mo para tumahimik. At kung may ibang sasakyan, aeroplano, tulaot ng manok, etc. In short, ang best way na pag-record mo sa tahimik na lugar. Okay. Bakit pa mag-record sa tahimik na lugar? For example, naririnig niyo yung aeroplano na yan? Talagang maririnig niyo talaga yan kapag di kayo punta sa tahimik na lugar. So, bakit pa kailangan ang remove background noise? Remove lang nito ang mga kaunting noise at yung mga malalakas na noise hindi niya nare-remove. So, problema muna yan. So, hey bros, magda-download tayo ng Lexis Audio Editor na nada-download dito sa Google Play. So, open na natin ito. At bali ganito ang itsura niya. So, open natin. Tapos, punta tayo dun sa storage na kung saan natin nag-record tayo ng audio kanina. Then, ito. So, ito yung ni-record natin na audio. So, paano ma-remove ang background noise nito. So, punta ka dito sa effects, then normalize, ayan na, normalize na, effects ulit, tapos dito sa noise reduction. So, pakitingnan mo na lang, paki-screenshot, kung gusto nyo i-screenshot, screenshot nyo, para malaman nyo yung ano, apply. Ayan na, na-remove na yung noise niya. So, punta ka dito ulit sa effects ulit. Tapos, dito sa equalizer. Then, pakitingnan nyo na lang. Pwede nyo yung screenshot para makita nyo yung tamang pag-align dito sa mga screenshot natin. Yan, di ba? Ganyan. Kung tama yung anya, pagkano nyo tin-apply. Dapat ganyan yung pagkano nyo. Ayan, na-equalizer na, tapos effects ulit, tapos dito sa compressor. Ayan, pakiano na lang, hindi mo na kailangan adjust, so apply. Ayan na, na-compressor na, tapos punta dito sa normalize. Okay, na-normalize na, tapos ito na yung tamang final save it. Tapos isave natin dito sa ano na to, na kung ano gusto mo, ano. Okay, para hindi magkapangalan, lagyan na lang natin na save. So, ganun mo lang mag-re-record sa audio. So, paano naman sa video na may audio? So, let's say nakuha mo ng video na yon, tapos i-remove natin yung noise sa video na yon. So, tingnan natin itong video na to. So, ito yung video na example natin. Diba? Tapos, gagawin mo na lang ay punta ka dito sa ano, sa CapCut. Tapos, i-edit natin itong audio na nandito. So, ang CapCut kasi may sarili siyang noise na reduction. So, ito yung example niya. So, punta ka dito sa baba na dito. Kung i-extract audio. Yan. Tapos, i-remove mo yung noise niya. So, remove noise reduction, tapos on, tapos okay, diba? Tapos pwede naman din dito sa video na kahit di mo na-extract yung ano natin, yung noise na yun. So, recover audio, so ganito. Yan, noise dito. Reduce noise natin. So, yan. Yan, na-reduce na noise na. So, some other way na ginawa ko ay kinonvert ko yung video na yun sa audio. So, nag-download ako nito ng video to MP3
at try na natin i-open, tapos dito natin co-convert yung video natin sa MP3. So dito sa video to audio, tapos hanapin natin yung video na yun, tapos co-convert natin siya sa MP3 na convert. Ngayon na convert mo na, i-rename natin kung anong para maano natin siya. Okay, pass po mo na. Ito na, tapos na yung na-edit. So, punta na tayo dito sa Lexis Audio Editor. Okay, pupunta na tayo sa Lexis Audio Editor kung saan hanapin natin yung audio file na yun. Tapos, i-edit natin. So, punta tayo dito. Video to MP3, video to audio. Bale ito. Bale ito ang i-edit natin. So, ganito yung mga na-edit na yun sa ano na yun, sa video na yun. Bale, i-convert ko siya sa MP3. Tapos, i-edit natin dito sa Lexis Audio Editor. So, ganun pa rin ang gagawin natin, no? Gagawin naman natin ay i-save, tapos video edit, save. Tapos ang gagawin na natin ay pupunta tayo sa CapCut. Pupunta tayo dito sa CapCut kung saan ang in-edit mo video. Ito yung in-edit mong video, bali yung audio na yun ay anuin mo. Ang gagawin mo muna ay dito, extract natin yung audio para ma-sync natin yung audio. So, di ba? Napansin nyo. Tapos, punta tayo dito sa sounds. Tapos, hanapin natin yung in-edit natin. Ito. So, ito yun, di ba? Para malaman mo kung para mapagsabay-sabay mo. Ay, tingnan natin yung width niya. Background noise gamit. Okay, dito. Okay, ito yung tamang pag-ano niya ng audio. Bali, ang gawin na lang natin dito ay i-trash. Tapos ito na yung itsura niya. Yo bros, paano alisin ang background noise gamit lamang ang cellphone? So yun bros, let's say nag-record ka ng screen record. Bali, ito yung mga nirecord mo sa iyo. Bros, ang other way na ginag... Bali, ito yung mga nirecord mo sa yung screen record. Ang gagawin mo na lang para ma-remove ang background noise na yan ay ganun pa rin, ay naka dito sa video to MP3, tapos i-convert natin siya sa MP3. Yo bros! Gusto nyo ba ng mic? Siyempre lahat naman ay gusto, kaya bilhin mo sa link in the description affiliate marketing para matulungan mo ang channel ko. Maaring matulungan ka nito para mapaganda ang voice mo sa iyong pag-voice record. So yun lang mga bros, and see you in next video.